Okay, andito naman tayo mga kabrother sa gagawin natin ito. Magpo-full wave tayo ng HD3125. Okay, tinanggal ko na yung magneto natin mga kabrother. Magneto nya. Tapos inalis ko to. Ito yung simpleng paraan para i-full wave natin tong HD3. May babaguhin lang tayo dito. Nakita niyo tong dilaw na to. Ito. Yan, yung dilaw na yan. Yan. Dito nakatuktong yan mga kabrader. Dito. Yung dilaw na yun. Yan. Dito nakaduktong yan mga kabrader. Puputulin nyo lang yan mga kabrader. Then, lagay nyo lang to ng tape. Titipan nyo lang to. Para hindi siya magkaroon ng contact dito sa ating ground, body ground. Ang pagpupulwit kasi ng HD3 o saan man mga motor natin mga kabrader, kailangan siya is floated siya. Wala siyang ground. Ano po? Ito rin, tatanggalin natin to. Ito yung end coil ng ng ating stator ng HD3. Tatanggalin natin to, yung body ground, dahil nakaground pa siya dyan. Tatanggalin muna natin to. Ano? Tatanggalin natin siya sa pagkakaground. Yan. Puputulin na muna natin yan mga brother. No? Tapos duduktuhan ko siya ng kulay yellow na wire. Pamputa dito mga brother. Yan. Iduduktong naman natin dito. Ano po? Yan. Yan. Okay, gagawin ko muna mga brother kasi wala tayong stand. Wala naghahawak, ako lang nagbibideo natin sa di ako lang yung nagbibideo at naghahawak ng cellphone. Okay, alright. Titipan ko muna to. Yan, titipan ko muna to. Tapos naglalagay ako ng wire dito. Iangat natin tong contact nito para mawala yung ground. At babalik natin dito. Dudugtong natin dito ano. Alright. Andi lang mga brother. Okay, nahinangan ko na mga kabrader. Ito. Yan. Hinangan ko na mga kabrader. Then, idudugtong natin dito sa dilaw. Yan. Pero ito, hindi na gagalawin tong kulay pink. Wag na yan hanggang gagalawin yan. Itong dilaw lang, natanggalin sa ground, iangat. Tapos titipan ko to. At idudugtong natin dito sa dilaw. No? Ito yung dilaw na to, dito galing. Tinape ko na siya mga kabrader para hindi siya dumikit sa ground. Ano? Dapat floated lang yung ating coil. No? Sige, idudugtong ko muna to mga kabrader. Para mabilis lang yung video natin. Okay? Okay mga kabrader, naduktong na natin. Yan. Nahinang ko na mga kabrader. Galing siya dito. Yun. Ano, yan o. Ito, tinanggal natin sa ground. Inangat natin, ito na siya ngayon. Inangat natin. Siguraduhin lang natin mga kabrader na hindi siya dedicate dito sa ating ground. Yan. Ikapan ko, tapos nilagyan ko toon, binalik ko yung galing dito sa kabila. Ito yung pinag-alisan ng dilaw, ito, itong dilaw nito, dito nakalagay yan. Tinanggal na natin yan mga kabrader. At, nilipat natin yung dilaw dito. Okay na mga kabrader, no? Itipan ko na lang to, tapos, akyat tayo dito sa taas. Itong gamit kong regulator na
5 pin. Papaliwanag ko kung paano natin kakabit yan. Ikakabit ko muna ito mga brother, ano? Babalikan ko kayo. Okay. Ito na mga brother, ano? Naibalik ko na. Ito na lang galing yan. Yung wire. Bakit dito? Kaya dito ngayon tayo, ano? Meron tayong 5 pin na regulator. Pwede pa naman. Gumagana pa naman siya. Matino pa siya. Kaya ilalagay ko sa ating HD3. 125. Okay, ang first step natin, meron tong 5 pin natin, meron tong red, tapos meron tong black. Ano po? At meron ding orange. Ang kalimitang kulay ng iba nito ay kulay pink talaga, pero ito na iba, kulay orange siya. Pero pares lang din ang pink yan, ano? And then meron tayong kulay yellow, mga kabrother, no? Ito yung papuntang stator natin ng SD3. At meron din tayong kulay green. Ito po yung kulay green o brown ng ating 5 pin. Okay, dito muna tayo sa una, mga kabrother. Itong black wire, ito po yung mahalaga na dapat nating maikabit sa ating ating motor o sa ating stator ng HD3. Ito po yung kulay black, siya po yung nagre-regulate ng ating kuryente papunta dito sa stator natin ng 12 volts, at yan po ang kailangan nating ilagay pagka nagkakabit po kayo ng 5 pin o pang full wave sa ating HD3. Okay, alright. Ito po, pinagsama ko siya mga kablader dahil wala po tayong accessory wire dito, dahil iba ang wiring nito. Ginawa ko na siya ng bagong wirings. Pwede nyo naman siyang pagsamahin mga kablader, wala naman problema yun. Sa ibang motor, katulad ng Honda, ito ay nakahiwalay, nakalagay ito sa kulay black. Pagsusi ng ignition coil, magkakaroon ito ng positive supply na galing battery, ano? Pero ito, sinama ko na siya, kaya kahit pagsusi niya, matik na nakakabit siya rito. Ano po? Ang Kawasaki HD3, ang kanyang positive is kulay white. Papunta po dito sa ating battery. Ano po? Alright. And then, pinagsama sila at nilagay dito mga kablader, ano? Susunod naman ang dilaw. Ito pong dilaw ay papunta po ng X-stator natin mga kabrother. Ito po yung pinutol natin sa ibaba at ididoktong natin sa ground. Tinanggal natin yung ground nitong ating lighting coil at ipinalit natin yung ground wire dito sa ating yellow wire. Kaya po ang ating light coil ay floated na po siya. Wala na po siyang ground mga kabrother, ano? Ilalagay nyo lang po itong dilaw dito. Na po, katunayan po kahit magkabaliktad, ilagay nyo rito yung kulay orange o kulay pink, wala pong problema yun. Wala pong problema yun. Kahit magkabaliktad sila. Yung dilaw may ilagay dito sa kulay pink, wala tayong problema dyan. Ano? Pero sa ngayon, yung ano ko, ilalagay ko yung kulay dilaw para po color tayo, color coding tayo. Ano? At susunod naman ho ay itong orange wire o kalimitan ay white wire o pink wire. Dito natin ilalagay sa pink mismo, no? Yan. Ilalagay nyo dyan sa kulay pink. And then, meron po tayong kulay green. Ito yung ating ground ng ating 5 pin o pang full wave. Ilalagay natin dito sa ating ground wire ng HD3. Ito po yung block na may kulay yellow mga kabrother, ano? Pagkakabit nyo dyan itong kulay green mga kabrother, maglalagay po tayo ng another wire para madagdag ground po sa ating battery, ano? Pwede hindi rin naman na, pero ako maglalagay pa rin ng ground para mas maganda ang ating 5 pin na pang full wave sa ating mga motor, alright? Okay, kakabit ko muna mga brother and then
mag-test tayo mga kabraten. Okay, mga kabraten, naigabit ko na oh. Maayos siya mga kabraten. Tingnan natin yung ngayon yung reading. Dati pag nagbuhay tayo ng ilaw mga brother.